ang lahat ng binyagang laiko ay tinatawag na maharlikang pare. Propeta, hari at pari. Kung ang lahat ng binyagan ay isa buhay niya, ang kanyang tatak bilang maharlikang pari, hari at propeta, meron siyang tungkulin bilang pare. Tungkuling paring kaiba sa mga paring naglilingkod sa altar. Ang mga maharlikang pare, ang mga laikong binyagan, sila rin ay mga propeta. Ibig sabihin, may gampanin, may tungkulin din sila bilang isang propeta. Ang mga laikong binyagan na tinatawag na maharlikang pare, hari at propeta, sila ay mga maharlikang hari. At may tungkulin din na mga authority'ng ipinagkatiwala. May responsibilidad bilang maharlikang hari. Paano nga ba ginagampanan ng mga laiko ang pagiging maharlikang pare, hari at propeta? Tayo po ba ay naging tagapaghayag din ng salita ng Diyos? Tayo po ba ay naging mabuting katiwala sa mga ipinagkatiwala ng Diyos? Mga binyagang laiko na may tatak na pare, hari at propeta, binyagan lamang ba tayo sa papel? Tayo ba'y katoliko sa papel? Katoliko sa pangalan? Tayo ba ay mga saradong katoliko o bukas na katoliko? Saradong katoliko o sagradong katoliko? Tungkulin ng lahat ng binyagan, ihayag ang mabuting balita, ipangaral ang mabuting balita. Sa pangangaral ng mabuting balita, sa paghahayag nito, halimbawa sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang platform, hindi naman lahat ay mapapaligaya mo. Hindi naman lahat matutuwa sa'yo. At hindi naman lahat magugustuhan yung ginawa mo. Sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig, sa radyo, television, o sa YouTube, patungkol sa mga salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung ang kanyang babasahin ay mismo mula sa Batal na Kasulatan,
Pareho pa rin. May natutuwa, may hindi. May nasasaktan, may nagiginhawaan. Maaring sabihin ang yabang-yabang na nagsasalita, baliw. Dahil hindi niya gusto ang kanyang narinig. Dahil nasaktan siya sa kanyang narinig. Dahil tinamaan siya sa kanyang narinig. At sa mga taong natutuwa naman, naliligayahan at nagiginhawahan sa kanilang narinig, marahil hindi dahil mag-ilaw silang tagapakinig ng salita ng Diyos. O dili kaya, hindi dahil mahal kaya ang Diyos, kundi dahil ang kanilang narinig, pabor sa nakikinig, pabor sa nakarinig. Kung minsan, sa bawat pangangaral at pagtuturo, kailangan ng lakas ng loob. Dahil ang doktor, habang ginagamot ang pasyente, nasasaktan ito kapag may mga itinuturok. Nasasaktan ito kapag ito'y inooperahan. Pero ang tungkulin ay gamutin. Sino nga ba ang mga nagagalit at mga nasasaktan? Ayaw nila ng kanilang narinig. Natatamaan ng kanilang ego. Natatamaan ng kanilang proud. Nauungkat ang kanilang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Pag ikaw ay api, nais mong marinig ang lahat ng mga salitang pagsaklolo. Nais mong marinig lahat na galit ang Diyos sa mga taong masasama. Pero ganun pa man, mabait pa rin naman ang Diyos. Katulad ng bato, habang ito'y napapatakan ng tubig ulan, sa kahit maliit na tikatik, maaari din itong lumambot, mabutas o mabiyak. Dahil napakasagana ng habag ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig katulad ng ulan, patuloy niyang pinapapatak at parehong nakikinabang ang lahat ng halamang mabuti at masama.